naalala ko po yung umaga na yon, nagluluto po ako. Tapos sabi po ng auntie ko na magkape muna kami. Sabi ko nga doon sa auntie ko, parang di yata malakas yung bagyo. Hindi nga namin binigyan ng pansin yung sinasabi na tsunami. Kasi yun nga, sinapulis yung pinapanood namin. Oo. Tapos parang nayayayanig na yung bahay namin. Tapos paglingon ko sa may kusina, may parang maitim na tubig. Tubig pala na galing na sa, dyan sa likod ng Astrodome. Takbo kami sa taas kasi mayroon second floor. Malakas yung ano ng tubig pagtaas hanggang sa 6 steps ng hagdanan ng ante ko. Doon kami. It was the men who noticed that there was this wall of water coming toward us. And he pulled me and I went inside the building and we had to go through the ceiling to, you know, save ourselves and climb through the ceiling and go up to the roof. And in a few seconds, water was raging already about 15 feet high, and raging water coming in. This is what I remember very clearly. And I had about 14 men with me, and immediately after that water receded, I had 7 left with me. And the 7 survived, but they were swept away. That's how I remember very clearly, even the faces of my men that were there, that, you know, when I was telling them to do this, we move here, we move there, and they we have to shout because the winds were so strong. I noticed most of them, you know, their voices even were shaking, they were crying. Naku, tika, napapaiyak ako. Mahirap, mahirap. Nung matapos ang Yolanda, buhay kami. Kami mag-asawa buhay. Pero nasabi ko sa aking sarili na patay din kami. Dahil ano naman ang kakainin namin? Saan kami kukuha ng pagkain? Lahat ng aming kabuhayan, ng aming mga alaga, patay lahat. Kami lang ang buhay, ang tao. Ang aming bahay na was out. Pag naalala ko yun, napapaiyak ako. Meron akong ginawa na yung palitaw, yung floaters ba. Gumawa ako ng yung mga plastic na yung mga galunan, yung kung ano-anong plastic. Nilagay ko sa sako. Tapos meron akong yung water jug, dalawa. Doon ko pinasakay yung asawa ko. Pagkatapos yung asawa ko, itinali ko. Dahil iniisip ko na kung halimbawa man mamatay kami, hindi matabunan, malumutang pa rin kasi mayroon siyang palitaw na sinasakyan. Mayroon na kami experience, tumataas yung tubig pero iba talaga yung Yolanda. Parang wala nang ititira kasi mataas na lang ang tubig, malakas pa yung hangin, tapos lahat ng bahay, wala na, halos wala na lahat. Nasa isip ko noon, pagkatapos ng Yolanda, wala na bang tutulong kasi lahat wala na. Yung mga tao parang tuliro, walang siguradong pupuntahan, tapos maraming patay. Nung tumama yung bagyong Yolanda, it was early morning, I was at home. Grabe yung damage talaga na nakita ko. The roof was partly damaged, but all my brothers and sisters, much worse yung kanilang experience. Tuklap talaga lahat yung mga bubong nila. That time, I was diagnosed breast cancer stage 2. I was scheduled for my third chemo. Wala na, sira na, wala kaming hospital. Hindi ko nga mahanap yung doktor. So, mabuti na priority ako for airlift to Cebu. Kasi delayed na yung schedule for that medication. So, napaka-depressing talaga. Natanong ko nga eh, ano bang kasalanan ko? Why? Sabay-sabay lahat. Sira bahay ko. I was sick. Wala. Wala talaga lahat. Sanay kami sa typhoon. Pero that was the first time na talagang nakakatakot. Parang nagka-trauma ako pag kahit konti lang na hangin after that, even years after that. Parang iba ang feeling ko.
During that time, marami na talagang nag-labor, nanganganak. Mga 5 a.m. na, yung talagang malakas na talaga yung ulan. Until na brown out na, wala ng ilaw. Parang flashlight na lang yung ilaw namin. Hindi kami makasindi ng mga kandila kasi may mga oxygen din. So, wala na kaming magagawa yung mga instruments. Talagang inu-utilize na lang namin para ma-accommodate lahat ng mga laborers or yung mga manganganak. Until na naramdaman na namin na may rumaragasan na tubig. At that time, may manganganak kami nga for cesarean talaga. Hindi namin maipasok sa operating room kasi walang kuryente. Until na yung tubig talaga na umano na sa delivery room. So yung ibang pasyente namin, inakyat na namin lahat sa may chapel, lahat-lahat. Tapos yung mga babies, para namin makuha yung mga babies sa nursery, sabay-sabay na lang yung isang bassinet, linalagay na namin lahat, mga 3 to 5 babies isang bassinet. So lahat na parang tulong-tulong lahat ng mga SO, ng mga pasyente, yung mga asawa nila, pati yung 4CS talaga namin, inakyat na namin doon kasi hindi na talaga kaya, hindi na makapa-deliver. So doon na namin na pa-deliver sa may chapel, pero ng oras, mga 8 na ata kasi wala talagang operating room kasi walang kuryente. Naglakad ako papunta dyan sa Astrodome, papunta doon sa may sagkahan na banda na Barangay 58 sa bahay ko. Maraming mga patay, tas kitang-kita na yung dagat. Mga aso, mga tao. Tas may mga debris nag-aanuhan na. Tas meron nga akong nakita na malaking bangka, parang pambut. Tas nasa bandang taas na ng mga bahay. Tapos nakahilera ng mga patay. Nung makita ko yung bahay ko, na-identify ko lang yung lugar ko kasi ang natira, flooring at saka bowl ng CR ko. Tapos biglang may lumapit sa akin na kapitbahay ko na, "Atili na yung mga gamit mo, mayroon kami na sagip." I was worried kasi ang sabi nila, lahat daw ng empleyado ng EBRMC namatay nung kasagsagan ng Yolanda, na wash out ang hospital. So dali-dali akong pumunta dito. Das papunta kami dito, wala kaming masakyan. Lahat mga debris na sa kalsada. Ang ginawa po namin, naglakad kami mga 7 to 8 kilometers from our house to EBRMC Magsaysay. Sa dinaan na namin, ang daming patay. Medyo ang iba nangangamoy na. Tapos ang kalsada, medyo marami pang tubig hanggang dito. Pagdating ko dito sa EBRMC, hindi pa masyadong marami ang tao noon, ng mga 4 days. Kaya lang po, pagpasok ko, nag-iyakan po kaming lahat kasi ang mga nag-duty noon, makaka-uwi na. May pag-asa na silang makauwi, makita yung mga kapamilya nila kung buhay pa ba o hindi. Then you see many bodies laying around in the city. Psychologically, it's not good for the people. That's why I focus on retrieving bodies and burying them to put closure. Because, I encountered many families wherein, their mother died, the father is dead, the grandmother's dead. And they tell me, "Mayor, we don't know how to bury them." So we get the bodies and we bury them. Closure. So they can move on. But we cannot leave them there. It's part of our culture. So that's what I was focused, because I don't want people thinking that it's the end. They have nowhere to go and this is the end. No, there's still purpose in life. So, let's get these bodies, let's fix them, let's bless them. Kano katagal bago nakatayo ba kayo ng bahay? Medyo matagal-tagal din kasi hindi naman kumpleto ang materialis . Kasi yung bahay na, yung naitayo kong bahay, yung mga material noon, pinanganapulot ko lang sa anod ng Yolanda. Ako po
po, sa masasabi ko po na pinaka-tragic yun na pangyayari ng Yolanda, pero sasabihin ko din na parang meron ding swerte na naibigay. Kasi kagaya po dito, pagdadating po ng merong weather report na mayroong bagyo, parang komportable po kami dito kasi malayo sa dagat, may peace of mind ka ba? So tingin niyo po, naka-recover na po kayo? With prayers, I think. And then, naayos naman lahat yung mga problema, yung bahay, and then gumaling ako. So, at the most, naka-recover na din. Kasi kung ako lang, ayokong alalahanin ang nangyari noon. Mabigat sa loob na i-recall mo yon. 10 years ang nakalipas, ganun pa rin. On the process pa rin kami ng moving on.